They say women hold up half the sky. Can you imagine if all women held hands to help each other lift the sky higher? It begins with each woman's dream of livelihood, sustainability, to support family, and open themselves to learn and work to make their products and enterprises better, and walk the journey of an entrepreneur. These are the voices of the women micro-entrepreneurs of the Great Women brand. On the level ng mga buyers, mas nagustuhan na po nila. Kasi yung mga kinoment doon sa product them, sinunod ko naman. Pero yung mga buyers, mas malaki po yung ano, na ibigay sa aking opportunity na mas maibenta na madali at medyo sa presyo, ano, maganda po. Mas mataas kaysa sa tinig ko doon. Okay na yun. Ito po ay sinimulan po ng mother ko. At ito ang naging source of income namin para maitaguyod yung pang-araw-araw namin na pagkain at pangangailangan. Si nanay po, sa totoong buhay lang po, siya po ay nag-suffer ng nervous breakdown. But despite of her illness, naging matatag siya at nagawa niya pa rin ang responsibilidad niya bilang ina sa pamamagitan ng pagtitinda po ng peanut butter, ng coated peanuts at salted peanuts. Ito din po ang nagbigay sa amin ng pang-araw-araw na pangangailangan namin, nagtulong din sa aking pag-aaral at ng kapatid ko po na lalaki. Kasi po, si tatay, nung high school pala ako, wala na siyang trabaho kasi he's suffering from enlargement of the prostate gland. Hindi na siya pwede mag-karpentero. Tapos kaya, yun, tulong-tulong po kami sa pagtitinda ng mga mani. Magtapos po ako ng pag-aaral, nagtrabaho din po ako. Tapos noon, sinimulan po na din ang nagpaghawak ng negosyo na ito kasi po si nanay tumatanda na kasi hindi niya kayang pamalingke, magluto. Ako na ang nag-stand na breadwinner ng family. Through sa maliit na negosyo na ito, malaking tulong talaga sa amin kasi nga wala na akong fixed na income. So ito ang pinagkukunan namin ng lahat-lahat, pati gamot ng tatay ko. Despite, syempre, so, nagpapasalamat talaga ako sa opportunity na ibinigay sa akin sa pag-recognize sa amin ng Great Women, tapos ng EcoSafe Foundation. Nabigyan po kami ng labeling through sa assistance nila ng Great Women. So ito po ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Po ay si Mrs. Bibincia Lopez Mamitis, nakatira doon sa Bitaog Bansalandaho del Sur. Ako po ay member na Bogobo Tribal Women's Weavers Association, isa akong treasurer. Ang nahimo gyud sa ako si dako alang sa amo tungod kay ang una gimuan gyud mi nila og kanang sustainable nga panginabuyan tungod kay ang amo ang gitagaan mi nila og dalan para ang amo ang product doon nagyoy buyer. So diha na-inspired ang akong kaugalingon sa pagpaningkamot para nga mapadayon sa paghimo sa amo ang product nga enable. Kay sa una, wala na yun may paglaom sa dihang gibalibaran ni sa DTI nga wala sila'y panahon sa pagpangita o buyer tungod sa kamahal sa amo ang product. So wala na may naghimo. Pero sa diha nga, nagsulti ang LGU nga paaduon may tungod kay Dunay First and this Second Design Clinic. So mauto nga, natagaan mi og inspirasyon nga mupadayon sa paghimo kay ilang gidawat ang amo ang product. So hangtod karon nga naabot ko sa Manila na sa gidawat yun nila ang among product nga tabangan mi nga makasulod og gawas sa nasod ang amo ang produkto. So ang akong panghinaot nga himuon yun ta nila ang pagtabang sa amo tungod kay mao kini ang usa nga makatabang sa among panginabuhian diha sa amo ang barangay. Amitsaya Putabato sa Mindanao po yan. Pagkakataon na yayain sila ng seminar ng PWC sa Digo. So napasama na po ako doon. Doon ko na po na ipakilala yung product namin.
na yung Maguindanon, Malong, Inol, Webbing po. So on that time, nadala na po ako ng sample para po makita ng taga-Ecose. So yun na po, parang nagpapasalamat din po ako at kahit pa paano po, naipalabas ko na po yung kalaman namin tungkol sa pag-web po. Dati kasi nasa barangay lang namin yan o sa palengke lang o sa Karatig City lang gaya ng Cotabato. Last November 23, 2012. So doon na po, paano naman po sila ng design. Nag-order po sila ng design na ganitong gusto namin, ganitong color. Tapos yun, nagdala naman po ako uli para makita po nila. So hanggang sa doon na nag-order na po sila ng 22 or 24 by 10 meters po. Tapos doon, nagkasundo na po kami ng presyo at yun, nagbebentahan na po kami. So masayang-masaya rin po ako kasi yung ano namin na hindi namin mailabas-labas, nakakarating na po dito sa Manila. At yun, parang na-I'm proud na po kami na mga kababaihan na yung product namin, pwede na pala namin ilabas sa ano, hindi lang sa kung saan malapit sa ano namin, kundi pati na po dito sa Manila o baka nakarating na po rin yun sa America. Although matagal na kami gumagawa niyan, pero wala pa yung nag-i-ano na, ay mali yan o tama yan. Doon pa lang po sa panahon na yun. So ano rin ako, natuto ako na ano ako na kailangan pala namin improve yung ano gawa namin. Kinabukasan po, pinuntahan ko muna yung grupo ko, yung mga weber ko, yung taga-agawa ko ng ano. Na inano ko talaga sa kanila yun, ipinarating ko talaga sa kanila yun na kako yung gawa natin, kailangan pala iganyan. Kailangan pala pagandahin pa natin, pagkinisin natin, patibay natin. At saka, yung bang may measurement pala ang bawat ano, halimbawa yung size niya, kung gaano kahaba, gaano kalapad, kailangan pala ma-measure yun. So, yun alam po, pinaalam ko sa kanila kung ano yung mga naano ko doon sa interview o sa seminar na yun. Dati kasi, gumagawa lang kami na yung sapat lang na kung kailan mag-order yung ano, saka po kami gagawa. Kung sino yung u-order, yung pa lang ang ano namin. Pero ngayon po, pondo na kami mga materials doon. Ginagawa na nila yun ng kahit walang order, tapos yun ibebenta na, tapos paulit-ulit na po silang ano, gumagawa sa ano, yung ano na yung supplies na yun na materials. So yun, tuloy-tuloy na po, hindi na putol-putol, tuloy-tuloy na po ang pag... So, maraming salamat po sa inyong lahat na tumutulong po sa amin. Marami na akong natutuhan at marami na rin akong nagawang mga design. Sa akala ko hindi ko kaya, yung pala kaya ko rin. Sa ngayon na mayroon maraming mga NGO na tumutulong sa akin, padawagan ko sa... yung hindi pa talaga nag-umpisa, sana papasok kayo at marami talaga kayong matutuhan. At hindi naman talaga tayo paubayaan kahit wala tayong pinag-aralan. Pero nandyan sila sana umagabay sa atin para tayo naman makaangat sa ating kinalalagyan na kahirapan. Mga pagkukulay, nagilimatingkad. At nakakapag-produce pa ako ng iba-ibang kulay. Yung dati hindi ko nakukuha ng bandang muli ay nakukuha ko ng tunay na kulay. Hindi na nagbabago sa pamagitan ng ginagawa namin ay kinikilo pa ang kulay. Para makuha ko talaga ang tunay na kulay niya. Baga sa kwan, experiment lang yung akin noon. Pero nagbubating ko isa sa amin, ay natutunan ko ako. At nilalagay ko talaga sa isip ko, para makikita ko yung pagkukulay namin. Advice sa aking mga kasamahan, huwag sila mawala ng pag-asa. Huwag isipin nila kung paano maging satisfied o nakikita ang kanilang hanap buhay. Para sa at pagtulong sa kanilang kapwa, huwag silang magiging mga sarili. Sa lahat po na tumulong sa akin, DTI, UST, LGU, ECOSE,
maraming salamat. Sila po ang nagbigay ng lakas ng loob sa akin na maging matatag at maging matagumpay sa aking anak. Great women. A goal for small women micro-entrepreneurs to dream big. Great Women, a program where many others reach out to help women micro-entrepreneurs reach markets sustainably. The Great Women brand, holding high half the sky.